At ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at ako. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Dinuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan. At humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan.
Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang lahat ng mga may karamdaman at may sakit, inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay, inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema, inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan, inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita. At higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message
is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew chapter 13, verses 24 to 30. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servants came to him and said, "Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from?" "An enemy did this," he replied. The servants asked him, "Do you want us to go and pull them up?" "No," he answered, "because while you are pulling the weeds, you may root up the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvesters, 'First, collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barn.'" Glory to God. Glory to Christ Jesus. Inilahad din ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory.
Purihin, purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to Matthew chapter 13, verses 26 to 30, Jesus said, when the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servants came to him and said, sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? An enemy did this, he replied. The servants asked him, do you want us to go and pull them up? No, he answered, because while you are pulling the weeds, you may root up the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then, gather the wheat and bring it into my barn. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya, baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago para hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamali. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. May nagkwento sa akin, meron daw isang healing minister sa isang ministry nagko-conduct ng healing session. Tapos, habang nag-healing session, rinapitan ng healing minister ang isang matandang nakaupo sa wheelchair. Linapitan niya, hinawakan niya, at sinabi niya, tatang, tumayo ka. Tumayo si tatang. Tapos sinabi niya, tatang, maglakad ka. Naglakad si tatang. Tapos biglang lahat ng mga tao nagpupuri sa Panginoon, nagpapalakpakan ng malakas, humihiyaw. Tapos inabot ng healing minister kay tatang ang microphone. Ang sabi ni tatang, hindi po ako pilay, bulag po ako. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon at tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Villard.
Oh, kumusta na mga bulag? Thank God, I'm blessed! Sabihin, prosperous talaga, magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maging hawa at matatagumpay! Praise God! Partner, ang unang itatanong mo sa partner mo, ano ka ba? Ano ka ba? Ano pagkaiba ng sino ka at ano ka? Pag tinanong ko kayong sino ka, anong sasagot nyo? Pangalan. Pag ano ka, anong sasagot mo?
ha, yung pagkatao mo. Kung dalaga ka, ha, o binata ka. Amen ba? So, ano yung tatanong mo? Ano ka? 1+1. Pangalawa, sasabihin mo, ano, sasabihin nyo? Ha? Dawag o trigo? Dawag o trigo. 1+1. 3+3. Okay, sa ulit sasagutin nyo, anong isasagot nyo? Sinong sasabing trigo? O, nakakasiguro kayo? Ang sagot nyo, tingnan mo ang bunga ko. 1+1. 3+3. Seven plus seven. Okay, tas na kamay. Sabi lang kung tatlo, yoyoko kay tatlong ulit at sasabihin nyo, ako'y trigo talaga. Ulitin nyo nga. Okay, isa, dalawa, tatlo. Purihin ang Panginoon. So, naroon pa tayo sa pagtatanim ng binhi. The gospel reading tonight is about the good and the bad seed. May mabuti at mayroon masamang binhi. Nasusunod niyo ba? Ang tinutukoy dito sa ating pinag-aralang binhi ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Lahat na sinabi ng Diyos ay mabuting binhi. Amen ba? So isang araw, ang sabi ng Panginoon sa isang talinghaga na naman, mayroon isang mangasik. Nagasik siya ng trigo. Subalit kinabukasan, pagising nila, ano ang nakita nilang tumutubong halaman? Dawag at trigo. Ngayon, ano ang tanong nung katulong? Hindi ba trigo at magandang binhi ang ating hinasi kagabi? Ay bakit may tumubo ngayon na dawag? Anong sagot nung nagtanim? Kaninong kagagawan yon? Sa kaaway. Okay, tandaan natin, may kaaway ang salita ng Diyos. Amen ba? Sa simula pa, ipinakita na nanglikhay ng Diyos ang tao, ha, mayroon ng kaaway siya. Ano ang pinag-aawayan nilang dalawa? Ha? Yung loyalty and faithfulness of man whom God created. Yung katapatan ng tao na kanyang nilikha. Nang sabihin ng Diyos kay Eva at Adan, ang isang bagay, ang sabi niya ano, makakain niyo lahat na bunga ng kahoy dyan sa halamanan, maliban sa bunga ng kahoy sa gitna. Puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Mabuti at masama. So, nung una, ayaw ng Diyos na matuto ang tao ng masama. Ng masama. Subalit, ano ang nangyari? Pagkatapos magsalita ang Diyos, namasyal ang tao. At tinawag ang pansin nila ng kaaway.
ng Diyos. Walang iba kundi si magaling yung batang yun. Purahin natin ang Panginoon. Purahin ang Diyos. Hallelujah. Oh, si Satanas. Anong sinabi ni Satanas? Hindi niya alam. Ang sinabi ng Satanas, yung sinabi din ng Diyos, inulit lang niya. Ang sabi niya, hindi ba sinabi ng Diyos, wala kayong makakain dyan? Kita niyo yung pagkakaiba? Ha? Binago na niya agad. Ang sabi ng babae, hindi naman. Totoong sinabi sa amin na makakain namin ang lahat ng bungang kahoy dyan maliban sa bunga ng puno sa gitna, puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sapagkat sandaling kami kumain ng bunga nito, kami mamamatay. Anong sabi nung kaaway ng Diyos? Ah, hindi. Hindi kayo mamamatay. Kaya lang pinagbawal sa inyan sapagkat sa sandaling kainin yan, matututo kayo. Magiging matalino kayo tulad niya. Ayaw ng Diyos na kayo ay maging matalino. Ngayon, anong nangyari ngayon? So, dalawang binhi na ang inihasik sa puso at isipan ng tao. Naroroon yung dalawang yun. Ano ang namayani sa dalawang binhi? Yung mabuting binhi na sinabi ng Diyos o yung masamang binhi? Ano yung masamang binhi na tinutukoy? Ha? Kasinungalingan. Ang Diyos ay nagsasabi ng totoo, ang kaaway ay nagsisinungaling. So, madali ng matandaan, ang dawag at ang trigo. Amen ba? Now, ang tanong ko ay, ang sabi nung tag-aalaga, bunutin na natin ang dawag. Anong sabi ng Panginoon? Wag. Bakit wag? Ha? Baka mabunot din yung trigo, madamay. Anong sinabi niya? Let them grow together. Hayaan yung lumaki sila hanggang sa mangumunga parihas. Ang tanong ay, bakit hinahayaan ng Diyos na ang masama at mabuti ay magsamang mabuhay? Lumago. Ha? Bakit? Bakit? Bakit sinabi niya, no? Let them grow together. In other words, brothers and sisters, mula sa simula pa, ang kasamaan at ang kabutihan ay naririyan na. Likas na sa tao ang maging masama at maging mabuti. Tatandaan nyo, gaano mang kasama ang tao, may nalilihim yan at may binhi yan ng kabutihan. Amen. Kaya lang, yung kabutihan ay nadadaig ng kasamaan. Now, you will understand this kind of parables about the sower if you have been a farmer. Kaya sinabi ko sa inyo, ako po'y naging magsasaka. Ang dawag po at ang trigo sa simula, hindi nyo madidistinguish alin ang trigo, alin ang dawag, sapat parehas ang dahon. Sumisibol yan ng parehas. Parehas maganda ang tubo niyan. Saan sila nagkakaiba?
Ha? May tanong sa akin, bakit namumunga ba ang tree ang dawag? Ha? Anong itsura ng bunga ng dawag at ng bunga ng trigo? Ha? Alam nyo, halos parehas yan. If you are not really a farmer, you will not know which is which. Totoo, hindi? Totoo. Ngayon, may pagkakaiba ang dawag sa trigo. Ha? Ang dawa, ang trigo ay makinis. Makinis. Maging ang dahon niya at kantawan niya ay makinis. At ganun din ang kanyang bunga. Samantalang ang dawag ay may natatanging katangian. Pag malaki na, makikita mo yung katangian ng halamang dawag. Ano yon? Ha? Narinig ko, talakasan mo. Tinik. Tinik. May tinik ang dawag. Ha? At ang layunin ng tinik na yon ay patayin yung katabing halaman. Pati yung nag-aalaga sa kanya, kapag hindi ka maingat, maglinis sa mga puno, susugatan ka ng tinik ng dawag. Nasusundan niyo ba? Ano ang layunin ng dawag? Ha? Manginis. Manginis. Nasusundan niyo ba? Ang unang naiinis sa dawag ay sino? Ha? Yung farmer. Kapag yung farmer ay hindi matyaga, madaling mainis yan sapagkat nasusukatan siya eh. Kaunting kalabit lang nung tinik, ha? Aaray ka na. Di ba? So ganun din sa mga halaman. Sa mga halaman. Ha? Ngayon, ang tinutukoy dito ng Panginoon ay hindi naman talaga yung dawag at saka yung trigo, kundi tayo. Tayo. Nasusundan nyo? Ha? Here is where lies the secret of the kingdom of heaven. Tandaan nyo, nagsimula tayo doon sa mga sekreto. Anong gagawin mo sa isang tao kung gusto mong malaman ang kanyang sekreto? Ha? Ano? Ay, di tinuro ko na sa inyo yun eh. Anong sasabihin mo? I know your secret. Ha? Sabi mo sa katabi mo, I know your secret. Ulit-ulitin mo yan sa mister mo, sa anak mo, sa misis mo, ha? Kakabahan na yan. Kakabahan. Ha? Hanggang sa mainis yan, magtatapat na yan. Ha? Sino sa dalawa ang trigo at dawag? Sino? Yung nangiinis. Yung nangiinis. Amen ba? E wala ka naman talaga nalalaman. Sasabi mo, I know your secret. Diba? So, hanggang sa mainis, yung sinasabihan mo, sapagkat tandaan nyo ito, lahat ng tao kasama ako may secret. Sino sa inyong walang secret?
Sino sa inyo may secret? I know your secret. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Alam yung sekreto, di ba? Okay. Now, the question is, why does God allow both the good and the evil to grow together? Why? Bakit? Tatanungin ko kayo. Alam niyo ba ang sagot doon? Hindi pa? Sino sasabing hindi pa? Tanungin ko kayo. Ano sa tingin niyo? Alam ko? Sino sasabing alam ko? Hindi ko rin alam. Kaya hindi ko sa inyo sasabihin ngayon. Pagbalik ko galing sa Hong Kong, sasabihin ko sa inyo. Amen ba? Okay. Alamin muna natin ngayon saan tumutubo sabay ang masama at ang mabuti o ang trigo at ang dawag. Saan nyo sila masusumpungan? Where? Ha? Okay, babay ko sa inyo. One is in our community or society. Whether you like it or not, dito lang sa loob ng El Shaddai House of Prayer ngayong gabi, sigurado kong mayroon dawag, mayroon din trigo. Kaya ang tanong natin kanina, ano ka ba? Trigo o dawag? Sino nagsasabing trigo? Hindi pa rin natin malalaman. Paano natin malalaman? Sa bunga. Sa bunga. Hindi matatago yan sapagkat darating at darating ang panahon na lulutang ang bunga. Whether mabuti o masama ang puno. So the first area where the good and the evil grows together is in a society or community. It's found in Matthew chapter 9, verses 10 to 11. It says, while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Matthew, dumating ang maraming publikano at makasalanan, at sila'y magkasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro? You see? So, when Jesus came, the condition is like this. Nanyon. So, dumating siya sa gitna ng mga makasalanan at ng mga matuwid, ng mga mabubuti at ng mga masasama. I hope itong aking sasabihin ay hindi po magagalit sa akin. While I was in Dubai, I think the last time I was there, siyempre kasama ko ang aking, isa sa aking anak o dalawa doon at sa aking may bahay. Then, wala magagawin yung kundi tingin-tingin, mag-shopping-shopping. No? Ito po nakarating sa aking balita. Di ko naman narinig, pero nakarating sa aking balita. Isa doon sa mga sumalubong sa amin at sumama doon sa shopping, sinabi doon sa na assign na guide, huwag niyong ibibili yan ng kung anuman sapagkat iyan ay mayayaman na.
ay hindi naman talaga nagpapabili ang aking may bahay at ang aking anak. Pag bumili yun, mayroon silang pirang ibibili. You see? Yet, they have received us and invited us to be there. No? So, sa akin, right away, naunawaan ko yun. May mga gustong mag-alay din ng ano nila, on their own, sa kabutihan nila. Pero sabi ko, wag na. Wag na. So, with that, hindi nakabuti. So, sabi ko, talagang tama ang nasa Biblia. Hindi lahat na taong nagpupuri sa'yo, ngumingiti sa'yo, may mabuting layunin. At may mabuting kalooban. So, sa takdang panahon, makikilala mo sila sa panahon ng ganong sitwasyon. Amen ba? Of course, hindi ako naghahanap ng asikasuhin. No? I came to serve. At iyan din ang ipinarito ng Panginoong Hesukristo. Hindi sa namimili ng tao na pagkanyang paglilingkuran. Hindi sa namimili ng tao na kanyang kakasamahin. Pero alam na niya at malalaman niya kung sino ang mabuti at ang masama. Amen ba? So, evil in God grows in our society. Paano natin malalaman yan? Hindi ko rin alam. Ha? Pero ang isang magandang dapat natin tandaan, ganito po yon. As I said earlier, lahat tayo ay may natatanging kabutihan at may natatanging kasamaan. Dalawa lang bagay yan eh. Isa lang ang lulutang diyan kung sino ang mananaig. Yun ang lulutang sa atin. Kung ako magpapakasama, masama talaga. I was once masama. Ha? At may panahon ako'y masama. Pero kapag mabuti, may beauty pa. Amen ba? Now, paano nga nangyayaring ang mabuting binhi ay hindi lumulutang bagkos ang masama ang siyang lumulutang? Paano? Bigyan ko ng halimbawa. Sa gawain ito, no? Nasa 34 years na tayo, almost. So I have gone through all kinds of, I have heard all kinds of comments. Narinig ko na, and nakasama ko na halos lahat na tao. Mayaman, mahirap, may katungkulan, walang katungkulan, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, dalaga, dala na. So, more or less, nakakahalubhilo ko silang lahat. Now, there is one thing I have learned in the process. Hindi lahat na nakikinig tinatanggap ang naririnig. Karamihan yan inobserbahan o kaya nilalabanan. Sa umpisa, nilalabanan. Lalo na paglabas natin, mayroong kayong maririnig. Nakabaliktaran doon sa inyong narinig. For example, tatandaan nyo, maraming nanonood sa asin sa television at nakikinig sa radyo na hindi naman talaga nakikinig para matuto kundi naghahanap ng diferensya sa aking sasabihin. Totoo hindi? In other words, naghahanap ng
kapintasan. Sapagkat hindi naman tayo perfecto, lalo na sa pagsasalita, tiyak may makikitang kapintasan. Sapagkat ang lahat ng tao ay may kapintasan. Kung hahanapin mo ang kapintasan ang makikita mo. Kung hahanapin mo ang kanyang kasamaan ang makikita mo. Subalit kung hahanapin mo ang kanyang kagandahang loob, kahit pangit ang mukha, makikita mo rin yung kanyang kagandahang loob lalabas sa kanyang mukha. Diba? Kaya may kasabihang, beauty is in the beholder. Ha? Maaring ang tingin ko sa isa, maganda, pero sa iba naman, pangit. Ano? Pero ito po ang aking natutuhan through these years. Walang pangit na nilikhaan Diyos. Walang pangit na nilikhaan Diyos. Lahat ay maganda. Tatandaan niyo yan. Lahat ay maganda. Ikaw ay maganda. Ako ay maganda. Tayong lahat ay maganda. Ako ay maganda. Ikaw ay maganda. Tayong lahat ay maganda. Hallelujah! Ako ay maganda. Ikaw ay maganda. Tayong lahat ay maganda. Tayo ay sumaya. Ikaw ay ang kamay. Ikaw't ang lewa. At umikot. Tayo ay sumaya. Ikaw ay ang kamay. Ikaw't ang lewa. At umikot. Ikay pinagpala. Ikay pinagpala. Ako'y pinagpala. Tayong lahat pinagpala. Hallelujah! Ako'y pinagpala. Ika'y pinagpala. Tayong lahat pinagpala. Tayo ay sumayaw. Ikaw ay ang kamay. Ikaw at ang lewang at umikot. Tayo ay sumayaw. Ikaw ay ang kamay. Ikaw at ang lewang at umikot. Ako'y mayaman na. Ako'y mayaman na. Ika'y mayaman na. Tayong lahat mayaman na. Hallelujah! Ako'y mayaman na. Thank you. Ika'y mayaman na. Tayong lahat mayaman na. Tayo sumayaw. Ay sumayaw. Ikaw ay ang kamay. Ikimbot ang lewa. At umikot. Tayo ay sumayaw. Ikaw ay ang kamay. Ikimbot ang lewa. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Ika'y anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Hallelujah! Ako'y anak ng Diyos. Tayo'y anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Tayo ay sumayaw. Ikaw ay ang kamay. Ikimbot ang lewa. At umikot. Tayo ay sumayaw. Ikaw ay ang kamay. Ikimbot ang lewa. Tayo ay sumayaw. Tayo ay sumayaw. Ikaw ay ang kamay. Ikimbot ang lewa. At umikot. Tayo ay sumayaw. Ikaw ay ang kamay. Ikimbot ang lewa. At umikot. Purihin ang Panginoon. Tasa kamay. Sa bilang kong tatlo, yuyo ko tatlong ulit. Ha? Ano ang sasabihin nyo ngayon? Ha? Ano? Ako'y maganda. Ako'y maganda. Basta ako'y maganda. Isa, dalawa, tatlo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Pinag-aaralan natin ang mabuti at masamang binhi. Ang mabuti at ang masamang tao. Okay? Now, right away, the owner or the master did not judge. Hindi po niya sinabi doon sa kanyang katulong na masama talaga yan. Bunutin mo na yan. Ngayon, may tinanong ako sa kasamang ko, kako, may pag-asa ba bang bumuti ang dawag? Ha? Mayroon? Pwede bang ang dawag maging trigo? Ha? Hindi pwede. Diba? No?
Pero pwede bang maligtas ang dawag? Ha? Kung magbabago daw sila. Ama, katanungan na yan. Wala pa akong sagot. Ha? Hindi ko pa masagot yan. Pero ako naniniwalang sa takdang panahon, masasagot natin lahat yan. Sapagkat walang katanungan na walang kasagutan. Amen? Sa tao, imposible. Imposible sa taong mapagbago ang taong sama. Pero sa Diyos, walang imposible. Amen? Naniwala ba kayo doon? Sino naniwalang sa magagawa ng Diyos yung ang dawag gagawin trigo? O mali kayo roon. Totoong walang imposible sa Diyos. No? Kaya lang, ayaw ng dawag maging trigo. See? Kaya pagdating ng anihan, anong sabi doon? Uunahin yung bunga ng mga dawag. Ha? Pagbibigkis-bigkisin yun at saan itatapon? Sa apoy. Sa apoy. Iyon yung talagang hindi nagbago. Pinili yung kapahamakan. Bakit? Nasanay silang manginis eh. Walang ginawa yung kundi manginis eh. Diba? Bakit? Kapag nainis na, yung tao, lalayo na rin. Kung ako ay napainis sa mga nang niniran sa atin noon at sa mga nagpaparatang at nang inis sa atin noon, wala na tayo ngayon. Ha? Subalit ang taong tinawag ng Diyos at tumugon sa panawagan ng Diyos, gaano man siya kasama, ha? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa kanya, hindi mo basta-basta maiinis. Amen? So partly, masasagot natin katanungan na, why does God allow the good and the evil to work together and grow together in a society? Now, sinasabihin ko muna sa inyo ngayon, saan natin sila masusumpungan? Where do we find the good and the evil growing together? Para hindi tayo nagugulat. Diba? So first is in our society. There is no such thing as a perfect society. Kahit sino pang ating gawing presidente, no? Kahit 35 years na nakaraan, patay na yung presidente yun, pinagtatalunan pa hanggang ngayon. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Kampi-kampi lang yan eh. Amen ba? Yung nasaktan noon, no? Pero siyempre, higalit. Ano? Pero yung tunay na Kristiyano, ha? Nagihilom ang sugat. Nagihilom ang sugat. So, kung hindi nagihilom ang sugat mo, ang ibig sabihin niyan, may diabetes ka. At anong ginagawa doon sa may diabetes na hindi naghihilom ang sugat? Pinoputol. Pinoputol. Amen ba? Hallelujah. At least, unti-unti nating naliliwanagan. Ano? Okay. Ano kaya? Wala kayang solusyon dyan? Ang tanong ko ay, bakit mas dumadami yung masama kaysa mabuti? Ha? Sekreto. Sekreto. Sa isang bahagi ng kasulatan, mayroon din talinghaga.
At tatandaan niyo yung talinghaga ng ano ng masamang katiwala. This road manager, no? Nung pinatawag na siya ng amo niya at tatanggalan na ng trabaho, anong ginawa niya? Tinawag niya yung kanyang mga pinautang. Pinautang. Magkano ang utang mo sa amo ko? Ilang bariles na langis? 100. Sabi niya, ayan, sulat mo. 50. De, nag-discount na ng 50. No. Bakit siya pinuri noong amo samantalang nandaya na siya? Ha? Alam mo kung bakit? Ipinakita niya yung kanyang katalinuhan. Sapagkat yung mga pautang niya yon nakalista lang sa tubig. Ha? Pero ngayon, para magkaroon sa kanya ngayon ng utang na loob yung nangangutang sa kanila, pinasulat ngayon. So may ebidensya na may-ari. Ang sabi na may-ari, kahit 50 masisingil ko. Kung hindi yung pinasulat, hindi ko lahat masisingil. Tatakbuhan ko. Kaya matalinoan niya ito. Bakit niya pinuri? Anong sinabi niya? Sapagkat ang mga tagamundo magaling gumawa ng paraan. Subalit kayong mga anak ng Diyos, papatay-patay. Pagkatapos sasabihin niyo, bakit sila yung mayaman? Bakit kami hindi? Kasi sila yung mayaman, alam kong bakit, nangangapital, namumuhunan. Eh tayo, gusto natin mag-ani, wala naman tayong tinatanim. Amen ba? Sino gustong yamaman? Ano ang nasusulat tungkol sa pagyaman? Ha? Lakasan nyo. Pero ang sabi ng demonyo sa labas, nagpapayaman lang si Bilardi. Kaya ako'y tinuturoan magbigay. Kaya ako'y pinagtuturoan mag-ikapo. Kasi nagpapayaman lang yan. So ngayon, ikaw naman na mababaw yung kaalaman at hindi ka naman talaga nakinig para matuto, anong sagot mo? Oo nga. Oo nga. Paano? So yung iba, yung mama na. Dati naka-tricycle, ngayon naka-SUV na. Amen ba? Dati nakabakya, ngayon naka-high heel na. Bakit? Natutong magbigay. Amen ba? So, yung sinabi doon na nagpapayaman lang niya si Bilardi, iyon ang masamang binhing inihasik na hindi natin nalalaman. Kaya yung mabuti at masamang binhi, sabay tumutubo. Kaya lang, yung masama, magaling manginis. Magaling manginis. Okay? Ngayon, so first we find that situation in our society or sa ating lipunan. Second, you find that condition where both the evil and the good grows together, aid together, work together, where? Huh? In the field of Christian work or mission work. Tulad nito. Sa magagawain ng mga Kristiyano o sa magagawain ng patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya masusumpungan nyo doon, kaya ako'y sanay na dyan eh. Ha? Kaya maraming problema na nasusumpungan tayo sa mga cell group, sa mga chapters, no? Sapagkat mayroon doon dawag na nakasama. Ha? Nakasama doon sa trigo. Amen ba? So, saan niyo masusupungan yan? Matthew chapter 10 verses 16 to 20.
Jesus said, I am sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as rude as snakes and as innocent as doves. But be on your guard against men. They will hand you over to the local councils and flog you in the synagogues. On my account, you will be brought before governors and kings as witnesses to them and to Gentiles. But when they arrest you, do not worry about what you are going to say. At that time, you will be given what to say. For it will not be you speaking, but the Spirit of your Father is speaking through you. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, humayo na kayo. Mangaral na kayo ng mabuting balita, magsabog na kayo magandang binhi. Subalit at tandaan niyo ito, kayo ay sinusugo ko sa gitna ng mga asong gubat. Mga asong gubat. That is how difficult the mission is. At naranasan ko dito sa gawain ito. No? No offense po doon sa mga nang-iinis. It's because hindi nyo alam. Kaya nire-require ko sa lahat ng mga magagawa all over the world as much as possible, kung di kayo makauwi sa Pilipinas, you listen to this gawain every Tuesday and Saturday. This is live on the internet. Maririnig nyo ito. Kahit kayo nandyan sa inyong mga tahanan o pagawaan, kung gusto nyong matuto at makilala nyo ang sarili nyo, patuloy kayong makinig. Sapagkat lahat tayo ay tinawag ng Diyos. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos. At ayaw ng Diyos na mayroon mapupunta doon sa apoy. Ayaw niyang may dawag na idiridiritso doon sa apoy. Sapagkat maging ang dawag ay maaring gawin ng Diyos na maging trigo. Sapagkat walang imposible sa Diyos. Amen. Maliban lang talaga doon sa ayaw ng maging trigo, nag-i-enjoy na sa pagiging dawag. May mga taong hindi po makatulog kung walang mainis na tao siya. Totoo hindi? Nung una ganyan tayo lahat, no? Wala tayo nakikita ang nasasabing kabutihan sa ating kapwa. Panay ang kapintasan, no? Pero ngayon, di na kasi may kapintasan pa, hindi na po ang kapintasan yung kagandahang loob na ang napupuna. Amen? Kaya, sabi ng Panginoon, let them grow together. No? One reason of allowing good and evil to grow together is for the good to become better and for the better to become best. Best, the spelling is B-E-S-T. Best, hindi B-E-A-S-T. Magkaiba yung best na yun, ano? Pag sinabing best, B-E-S-T, ano yun? Halimaw. Wag nawa na tayo ay makitang naging halimaw sa halip na makitang anghel. Amen ba? Oh. Ngayon, madali nang makita ang mga trigo sa ating paligid. Tingnan mo katabi mo. Ano ang tingin mo? Trigo o dawag yan? Sino ang nakakita ng trigo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So don't be surprised. For example, ito, may hindi ko babanggitin ang dako, ano. May isang, marami dyan, mga chapter tayo. Actually, sa totoo lang, wala naman akong inorganize na chapter sa gawain ito eh. Ni Silgro pala akong inorganize.
No? From the beginning. Basta na nalaman ko na lang, mayroon na silang prayer group. Mayroon nang nagsimula noon. No? Bakit? Tinawag sila ng Diyos eh. Amen? Tinawag. At tumugon sa panawagan. Mga tinawag naman, nagbingi-bingihan. Hindi tumutugon sa panawagan. Ang sabi nila, saka na yan, magninegosyo muna ako. Amen? Ganyan ako noon eh. Na ako'y tinatawag ng Panginoon sa korsilyo noon, sa pamagitan ni Brother Gomer, ako katarantaduhan yan. Magnegosyo tayo. Binta mo nga aking mga furniture, mga appliances. Nabibinta naman niya, wala naman sa aking kabintahan. Alam ko nasaan, dinadala sa korsilyo. Ha? Naghahakot sila lang mga doon sa korsilyo. Bandang huli na, narinig ko isang umaga doon sa radyo, si Brother Gomer. Sabi niya, Lord, ako naman nagbubungkal ng lupa sa umaga at naghahasik. Pero bakit ang ani nandun sa ating gabi sa El Shaddai kay Brother Mike? Sabi ko naman, ay bakit? Binhi ko naman yun. Hindi sa yung binhi yun. At saka aking linang yun o aking lupain yun. Yung DWX ay, di ba? Hindi ka naman nagbabayad ng oras ko doon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Diyos eh, ayan sinasabing may naunang nahuhuli. Amen ba? Pero tingnan nyo, isang umaga, narinig kong panalangin yan. Sabi niya, Lord, hipuin mo naman ang kapatid kong ito. Mas malaki ang magagawa nito kaysa akin pag siya ang naakay mo. Ang sabi ko, sinara ko yung radyo, itong batang ito, pati ako, dinadamay sa kalukuhan niya. Pero tinan mo yung panalangin yung dininig ng Diyos. Amen. Hindi pala kailangan ng maraming naakay eh. Isa lang ang maakay mo. Isa lang ang masikan mo ng mabuting binhi. Yayaman yun. Yayaman yun. Ha? At mangangalat sa buong mundo yun. Amen? Pero ang demonyo nagkakalat din. Mabilis kumalat yan. Hahaluan ng hahaluan yan. Kung saan may mabuti, siguradong may hahalong masama doon. Ang payo ay ganito, magpakatatag kayo. Amen? Tasa kamay niyo. At huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag tayong ayon sa takbo ng mundong ito. Ha? Kung ano ang sinabi ng Diyos, siyang paniwalaan natin. Siyang sundin natin. Amen? Matatandaan nyo yung mabuti. Ha? Yung mabuti, madaling akayin sa kabutihan. Amen? For example, ang instruction ko kay Sister May, who's in charge of Europe, US, and Canada, I said, before I decide on who among them will be members of the council, let them go to Milan. Magkakaroon doon ng seminar at si Bishop Ted Bacani ang pupunta. At si Brother Ray Vargas, napunta ba si Brother Ray Vargas doon sa Milan? So, from all over Europe, yun talagang tinawag ng Diyos na may mabuting kaloob at may hari, may kaloobang na maglingkod. Ha? On their own, gastos nila, pumunta ng Milan. So, isang sukatan yun ng kung sino yung mabuting binhing tinawag ng Panginoon at inasik sa ating bakuran. Sapagkat yung sa Diyos masunurin. Ang sa Diyos masunurin. Ang trigo ay masunurin. Ang dawag ay masuwagin. Kaya may tinikyan eh.
may sungay. So, we find both good and evil growing together, working together, and eating together in the field of Christian work or mission service. Bakit? Tanungin niyo, bakit? Gusto niyo malaman kung bakit? Pagbalik ko. Tutuloy natin ito. Pagbalik ko. Ito ngayon, pabaon. This message is for all who are listening now all over the world. Ako'y naniniwalang lahat na nakikinig ngayon ay mga trigo. Mga trigo. Bilang mga trigo, they will exist even in the midst of the weeds. Matatag ang trigo. Kaya ginamit ng Diyos ang halimbawa, trigo, sapagkat matatag ang trigo. Hindi po yan nadadaig ng dawag. Kaya sabi ng Panginoon, hayaan niyong tumubo at lumago yan at mamunga ng sabay. Sapagkat may takdang panahon na tayo ay mag-aani. Amen ba? Ako'y naniniwalang dito sa gawain ito all over the world, maraming trigong aanihin ng Panginoon. Amen. At maging ang mga dawag ay magugulat kayo. Sabi ng kausap ko, imposibleng maging trigo ang dawag. Sa Diyos, imposible. But sa karya ng Diyos, miracles are forever. Amen ba? And by the way, bago ko makalimutan, may nagtanong kasi sa akin, mayroon pa ba tayong gawain daw sa Pasko? Alam nyo, magpasko, magbagong taon, hindi nawawala ang gawain. Eh, paano niya yun? December 24 ang Sabado. Let's do it Friday. Ano? December 23. Sa New Year's naman, ay December 30. Kaya yung aking balak na pumuntang San Fernando o Malolos, on December 30, kansilado po yun sapagkat mas mahalaga dito. Of course, mahalaga na mapunta rin ako. No? Pero kasi dito sa ating ambel ang gawain. Hindi talaga pwedeng ma-postpone. Maganda ngayon, December 23. Pagdating ng December 24, trigo ang inyong dala-dala. Hindi dawag. Ganon din sa December 30. Paghahanda sa bagong taon. Tatanungin ko kayo, ano ang handaan sa Pasko? Ha? Noche Buena. Sa bagong taon? Ano pagkakaiba ng Noche Buena sa Medianoche? Ha? Yung Medianoche, hating gabi, naghihiwala yung luma at bagong taon. Ako, may gagawin. Panoorin nyo sa, abangan nyo sa Facebook nyo, ha? May gagawin ako sa Pasko. Nababalitaan nyo na ako'y nag-alaga ng mga manok. No? So ngayon, yung aming pinasimulan na mag-asawang manok, 5 dosena na ngayon. Ha? 5 dosena na ngayon. So mayroon doon mga nagdadalaga at nagbibinata, gagawin ko silang spring chicken sa Pasko. Spring chicken, hindi ko kayo imbitahin. Pero bago namin siya lutuin, magkakaroon kami ng graduation dinner. Gagawa kami ng mahabang lamesa doon. Ilalagay namin doon si Babo ng mesa yung kanilang mga pagkain kasi sila kumakain sa kamay namin eh. Minsan pa nga, naunahan ako doon sa aking lamisita eh.
inaakyat ng isang manoko pag hindi ko pa binibigyan ng tinapay eh. So kako, maghahanda tayo, dinner. Sila lahat doon sa ibabaw ng misa. Doon namin ilalagay yung kanilang pagkain at saka yung red wine na galing sa Athens, Greece. Nakita ko si Dorin dyan eh. Ayan. Makikita nyo, magtotos kami ng mga chicken. Ha? Oh, makikita nyo yan, makikita nyo yan dyan. Kasi pag nilagay namin yun, aakyat sigurado sila doon. Oh, masasaya yan. Nasa kabilang dulo, Sir Belen. Ako naman sa kabilang dulo. Yung mga estudyante naming disciple na may camera noon sa malayo. Kasi pag lumapit sila, magliliparan yung mga manok. Takot sa kanila eh. Kasi pag radio duty sila, mayroon silang pamalong tungkod. Yung isa na duty nga, kinabukasan, patay yung isa kong dalagita. Kako, bakit kaya? Ah, may sugat yung ulo, siguro ni pinalo. Kasi ang feeling ko, kapag maingay na sila, putak ng putak, tilaok ng tilaok, nagagalit kapitbahay ko, lapitan nyo na. Kausapin nyo na, sabihin nyo, huwag kayong maingay. Naingayan ng kapitbahay. Ay isang araw, pati ako naingayan din. Hindi ko makatulog noong bandang alas 3 ng hapon. Eh, tininan ko yung CCTV camera namin. Kasi meron kami CCTV sa bahay eh. Malalaman ko kung sino nasa mga kwarto. Ala, yung duty. May nakasaksak dito. Gaganon-ganon siya. Hallelujah. Kaya tilaok na tilaok yung mga manok. Putak ng putak. Lumabas ako sa beranda. Kakobran. Yung mga manok. Sabi niya. Sabi ko, suspendido ka isang buwan. Ay, ganyan eh. Ah, diba? Dalawang iksi na yun. Ah. So, mga December 22, 2022 yun. Graduation dinner namin ng mga manok. Ang sugyong ng iksi na nyo, na makikita, yung mga manok na kasama ko doon sa pagkainan, kinakain na namin. Mga spring chicken na sila. Gusto na narinig nyo na yung kwento tungkol sa baboy, sa aso at sa kamanok. Nag-usap yung tatlo. Usap tatlo. Sabi nung tatlo, sino ba talaga ang mas malaking serbisyo sa amo natin? Sabi ng manok, ako siyempre. Bakit naman? Sabi nung aso at saka ng baboy. Kasi tuwing umaga may itlog si sir. Binibigyan ko silang itlog kasi sila malulusog. Kayo. Ang sabi naman ng aso, ako yata. Sabi niya, bakit? Kasi sa pagtulog, katabi nila ako. Binabantayan ko sila. Sa magdamag, hindi natutulog ang aso. Nagbabantay. Ang sabi naman ng baboy, ako yata. Sabi niya, bakit naman ikaw? Buhay ko ang inaalay ko sa kanila. Patatabayan lang ko nila, pagkatapos ako'y lilitsunin. Ha, diba? Ako ang mas malaking sakripisyo kaysa inyo. Kaya ako anya ang mas nakalulugod sa kanila. Bumalik ang manok. At talo kita, sabi niya. Pagkatapos ko sila palakasin sa itlog, gagawin nila kong chokes to go. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ito na ngayon. Sa kausap nilang tatlo, nagkatampuhan. Katampuhan. Lumipad yung manok, umalis yung aso, naiwang baboy. Dumating ang asong gubat at saka magnanakaw. Ang baboy ang ngayon ang humarap doon. Ha?
So ngayon, napores siya nung amo niya. Ah, ito talagang baboy na ito. Masikat ito ko siya doon sa manok, saka sa aso. Ah, sa oras ng aking pangailangan, naririto siya. Dumating ngayon ang aso at saka manok. Ah, sabi nung amo, saan kayo galing? Ayan. Bakit, sir? Eh, nulusob na tayo yung mga magnanakaw dito. Wala kayo. Ang sabi nung aso at manok, yan si baboy kasi ininis kami. Ayan, narinig niyo yun. Yan si baboy kasi ininis kami. Kaya kami umalis. Iyan yung mga manggagawang madaling mainis. Nagre-resign. Amen. Kaya yun dawag ang namamayani at inaabutan ng Panginoon. Nasundan niyo na ba? Sapagkat naroon tayo sa field of Christian work. See? Okay, maiinis. Ha? Kapag napagtagumpayan ng pagkainis, siguradong papasok kayo sa kaharian ng Diyos. And finally, buhay ko ngayon, siksikliglig ng biyaya. Kung may pagsubok ba, ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasa. Sabagkas sa lantas ng kabanala. Sumigaw ang mayaman na! Ako ngayon'y mayaman na! Lumutang ang magaling na! Ako ngayon ay magaling na! Finally! Sabay-sabay! Yes! Finally! Finally! Ako ngayon'y may bagong buhay! Ako ngayon'y may bagong buhay! Lumutang ang mga pinagpala! Ngayon ay pinagpala. Sumigaw ang mga tagumpay! Thank God! Ako ngayon ay magalumpay. Finally! Sabay-sabay! Yes! Yes! Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, labasan yung mga prayer requests. Yung inyong mga wallet, yung makakalimutan yan, ha? Lahat ba kami may wallet na? May laman o wala? So, tatandaan nyo yan. Huwag nyong gagasusin ang laman ng wallet nyo. Ah, para lagi kayong may pera. Tatandaan nyo ang sinasabi sa Biblia, yung mayroon, bibigyan pa at mananagana. You see? Yan ang sekreto sa paghahari ng Diyos. Tapos nyo, sabi nyo, Panginoon, salamat po sa mabuting binhi na sa aming puso ay inyong patuloy na inahasik. At nakikita namin ang bunga nito lumulutang
ang kabutihang na ibinigay mo sa amin. Amen? Okay. Upo kayo, buli. Hindi pa tayo tapos. Amen ba? Okay. Now, finally, huwag kayo mag-alala sapagkat there will come a time to separate the good from the evil. Marunong talaga ang Diyos eh. Hahayaan niya na tumubo at lumago pareha sabay ang masama at ang mabuti. Pero darating at darating ang panahon na yung masama na nagpakasama at yung mabuti na natiling mabuti na hindi nainis na masama. Kaya huwag sasabihin, nakakainis naman. Yan si Brother Mike, ang tagal-tagal. Ang haba-haba. Diba? Kaya dito sa El Shaddai, matityaga. Tatandaan nyo, ang taong matyaga, tiyak may maaning nilaga. Amen ba? Okay. Now know that there will come a time to separate, God will separate the good from the evil. That is what the Bible says, harvest time. It's found in Luke chapter 7, 10 verses 26 to 37. Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. It was the same in the days of Lot. People were eating and drinking. Sa panahon ni Lot, nanaig yung masama, no? Panahon ni Noah, ganun din. Buying and selling, planting and building. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. It will be just like this on the day of the Son of Man is revealed. On that day, no one who is on the roof of his house with his goods inside should go down to get them. Likewise, no one in the field should go back for anything. Remember Lot's wife. Whoever tries to keep his life will lose it, and whoever loses his life will preserve it. Kita niyo yon? I tell you that on that night, two people will be on one bed. One will be taken and the other left. Two women will be grinding grain together. One will be taken and the other left. Where, Lord? They asked. He replied, where there is a dead body, there the vultures will gather together. So pagdating ng panahon, yung nagpakasama, maiwan. Yung mabuti, kukunin na. At patapos na naialis na yung mga trigo, wala na dito kung paano ang ginawa ng panahon ni Lot doon sa Sodom and Gomorrah, iyon din ang gagawin ngayon sa ating daigdig. Hindi na po sa baha sapagkat sinabi na ng Diyos kay Noah na hindi na niya muling gugunawin ang daigdig na ito sa pamagitan ng baha. At hindi na niya sisirain at papatayin ang lahat na may buhay sa pamagitan ng baha. Alisin niya muna yung nanatiling mabuti. Kaya may dalawa daw nasa kama, pagising ng isa, wala na siyang kasama. Asaan na? Nasa kapitbahay na. Are ba? Nakakalungkot yung maiwanan.
Ang tanong ko ngayon, saan kayo? Sa maiwan o sa kokonin? Ha? Natatandaan nyo si Elias? Ha? Kinuha siya. Hindi siya nilibing. Kinuha siya, sinundo siya ng karwahe. Bakit? Anong pagkaiba ni Elias sa atin? Ha? Si Elias na natiling tapat sa kanyang tungkulin, hindi siya nadala sa pang-iinis maging ni Reyna Jezebel. Nasundan niyo ba? See? So, secret ng mga trigo, hindi basta naiinis. Ha? Matatag yan. Habang sinusugatan ng dawag, ha, lalong tumatatag. Lalong tumatatag. Amen? May kasabihan, for every tear, a victory. Ha, sa bawat luha na dadaloy sa ating mga mata, dahil sa sugat na ating tinamo, sa pananatili at ang lingkod kay Kristo Jesus, bagamat maraming dawag sa ating paligid, ha, may gantimpala sa atin ang ating Diyos. Amen ba? Okay. Sabihin nyo, pabaon. Sinong gusto ng pabaon? Okay. Iiwanan ko kayo ng isang pabaon. Ito po ay mabuting binhi. Mabuting binhi. Ha? Pagtapong ko sa inyo, ito ang sisigaw nyo. Kailanman, hindi ako paiinis. Ulitin nyo nga. Alam nyo, pag tayo dumating sa ginong sitwasyon, ha, state of life na hindi tayo naiinis na kung sino man, hindi kayo tatanda. Hindi kayo papangit. Manatili kayong gapot batang tulad ni. O, tayo na tayong lahat. Tayo na tayong lahat. Find your partner muna. Find your partner. Okay. Sasabihin mo sa partner mo, ano ka ba talaga? Okay, 1+1. Sasabihin mo sa pangalawa, trigong trigo ako. 1+1. 3+3. 3. Okay. Naniniwala ba kayo dyan? Ito ang huling sasabihin nyo. Ah, makikita natin sa Pasko. 1+1. 3+3. 7+7. 7+7. Okay, tasa kamay. Ah, ito po'y pamaskong pabaon. Ah, sa mga may mabuting kalooban, anumang isigaw nyo, darating sa inyo. Ha? Kaya pagtapong ko sa inyo, itong isisigaw nyo, pamaskong handog, nasa akin na. Naniwala kayo doon? Ito ang pamaskong handog ng Panginoon. Ha? Kung magkikita-kita tayo sa Pasko. God bless you.